Wait lang, sir. Parang okay na, sir. Record It's na. okay na. Okay po. So, balik tayo sa tanong. Ano ba ang synchronous at asynchronous? Paano ba sila nagkaiba? At paano ba sila nagkaparehas? So, unahin natin ang synchronous. Sa synchronous po, ang mga bata po ay matututo, mag-aaral at the same time. At sinabi natin at the same time, kagaya po ng ginagawa natin ngayon, nagsasalita po ako, nakikinig po kayo. So, para po tayong nasa face-to-face. Ang pinagkaiba lang ay malayo tayo sa isa't isa. Kumbaga, yung sinasabi ko right now, naririnig nyo, tapos naiintindihan nyo right now. So, live siya, parang sa TV. Live coverage. Isa pa po, communication happens in real time. So, ang atin pong communication ay nangyayari sa kasalukuyang panahon. Kung meron kayong tanong, mamaya, sasagutin ko. Kung meron akong tanong, magtatanong ako, real time. Next, possibly more engaging and effective. So, mas maganda po siya para sa iba kasi po, kapag may tanong si bata, madali pong nasasagot ang kanyang tanong kasi po, real time. Kumbaga, nabibigyan kagad ng kasagutan. Hindi po kagaya dun sa asynchronous na maghihintay pa si bata ng sagot ni teacher via messenger. Pero dito po, masasagot po kagad. Next, allows for instant feedback and clarification. Kagaya nga po na sinabi ko, kung may tanong, masasagot kagad. Kung mayroong gustong sabihin, masasabi kagad. Halimbawa po niyan ay video conferencing, live chat, and live stream videos. Isang example po natin dyan ay yung halimbawa sa YouTube, meron siyang pa live streaming, sa FB Live, at saka po ito. Yan po ang synchronous. Pag sinabi naman po nating asynchronous, students learn at different times. Yan po ay mangyayari po sa ating ODL. Halimbawa po sa pasukan, sa August 24. Yung 2 hours po sa isang subject ay nakaalat po siya sa synchronous. Yung ganito, 2 hours kaming magtuturuan gamit ang Google Meet o Zoom. Pagkatapos po ng 2 hours, hindi pa po tapos ang lesson. May lesson pa po, pero gagawin po siya in an asynchronous way. Halimbawa po, magpapasa po ako ng activities sa Google Classroom o di kaya po magpo-post po ako ng activities sa FB group o sa Messenger, gagawin po ni bata. Halimbawa, meron lang po siyang 2 oras para po gawin yung activity na yon and then isasubmit po niya iyon sa kanyang teacher. Ang tanong, eh sir, paano matututo ang bata? Paano kung hindi niya naiintindihan yung pinasasagutan nyo? Magbibigay po kami ng time. Halimbawa po, 2 hours silang asynchronous, si teacher po nakaantabay, kung saan po pwede pong magtanong ang bata sa kanya via chat, via call, via text. At responsibilidad po ng teacher na sumagot kagad. So, yun po ang asynchronous. Isa pa po, communication is not live. Ibig sabihin, merong mga delay. Kung mag-text man si bata sa teacher at hindi nasagot kagad, magpasensyaan po at dahil baka mamaya si teacher marami pong sinasagot na katanungan. Sa atin pong klase ay 55 po ang bata. So, hindi nyo po ma-expect na sasagot kagad si teacher, pero at the end of the time, for 2 hours, siguro naman po makasasagot po si teacher. Kung gusto po ninyo ng sagot right away, tawagan nyo na po. Pwede po yun. Next, possibly more convenient and flexible. Mas flexible po siya, pero hindi po allowed ang estudyante magtanong kapag hindi na po oras ng klase ni teacher. So, let us wait po, Sir Graham. Nagkakaroon lang po ng background noise. Hello po, tulad po niyan, live na live po tayo. O, yun po. Balik po tayo sa pinag-uusapan. Susunod naman po, ang asynchronous po allows students to work at their own pace. Dito po, hindi po minamadali ang estudyante na sumagot kagad. Kasi binibigyan po sila ng time na makapag-isip. Halimbawa po sa recitation,
Pag synchronous po, hinihintay po ni teacher na sumagot ang bata. Pero pag asynchronous po, meron silang time na pwede po silang magsagot. Example po natin sa asynchronous ay email, screencast, Flipgrid, video, blog, post, and comments. Example din po yung sa messenger po natin, yung GC natin, yung pong FB group. Ngayon po, siguro naiisip ng iba, ito pala yung tinatawag na modular distance learning digital. So tama po kayo, related po sila. Sa modular distance learning digital, wala po tayo diyang synchronous. Walang kagaya nito. Ang tangi lamang pong ating gagamitin diyan ay Messenger, Gmail, FB group, at saka po yung tinatawag na Google Classroom. Doon po tayo magkakaroon ng interaction. Ngayon, ang isa pa pong pagkakaiba nila, sa synchronous, kailangan po ng consistent na internet. Samantalang sa asynchronous or sa digital, modular digital, pwede po kayong mawalan ng internet habang gumagawa ang bata kung hawak naman po niya yung module at meron naman po siyang reference. Tapos pupunta lang po siya o mag-i-internet lang po siya kapag po magpapasa ng activity. So, ibig sabihin, mas matipid sa data o sa internet ang digital kesa kay online. Anyway, lahat naman po ng online dito ay naka PLDT fiber. Magkakaroon lang po tayo ng problema kapag umuulan or pag mahina ang signal. Pero yun po, yan po ang pagkakaiba ng synchronous and asynchronous. So, moving forward. Okay. So, ano po yung gagamitin sa synchronous ng mga ODL students? Ang gagamitin po nating platforms ay Google Meet at saka po Zoom. Sige po, tingnan po natin yung iba't ibang bahagi ng Google Meet at Zoom. Pag-aralan po natin. Unahin po natin ang Google Meet. Ito po, Google Meet. So, kung sa cellphone po, yan po ang makikita ninyo sa Google Meet. Nandyan po kayo. So, yan pong nakaturo, yan po yung tinatawag nating audio. So, pag sinabing audio, ito po yung nagbibigay sa atin ng pagkakataon na makapagsalita at marinig po ng mga tao po sa Google Meet. Kapag po i-next nyo po iyan, ibig sabihin tahimik, walang maririnig yung iba. Pero pag po naka-on yan, kagaya po sa ating PowerPoint, ibig sabihin maririnig po kayo ng mga tao sa Meet. Next. Yan naman po yung ating video. Thank you po at kayo po ay naka-off ang camera. Yan po yung camera. Pag po naka-off, hindi po kayo makikita sa screen. Pero pag naman po naka-on yan, makikita po kayo. Kagaya po ng sa akin, naka-on po ako. Next. Yan naman po yung chat box. Kanina po, paulit-ulit po ako na pwede po kayong tumingin sa chat box o magtanong po gamit ang chat box. Diyan po, pwede po kayong mag-type ng message. Pwede kayong magtanong, pwede kayong mag-comment, mag-feedback. So, yan po ang gagamitin nyo. Kaya nga po siya chat box. Ginagamit for chat. Next. Yan naman po yung tatlo pong tuldok. Pag kinlik nyo po iyan, ito po ang makikita nyo. Ayan, meron po tayong switch camera, turn on captions, present screen, don't adjust for very low light. Ang mahalaga po dito, mga magulang at estudyante, huwag nyo pong ikiklik ang present screen. Bakit po? Ito po ay kiniklik lamang ng magpe-present. Halimbawa po si Sir Darren po ngayon ang naka-assign. Siya lang po ang dapat mag-click niyan dahil siya po ang nagpe-present ng PowerPoint. Pag po na-click nyo po iyan, hindi po magkakaintindihan ang bawat isa. Kasi isa lang po dapat ang nagpe-present ng screen. So, huwag nyo pong ikiklik yan. Next. Ito naman po yung itsura ng Google Meet sa laptop. Pag laptop po ang gamit, mas ano po siya, mas malaki at mas kita nyo po kung sino ang naka-on cam, sino naka-off cam at sino po ang participants. Kung mapapansin niyo po, yan po ang audio nasa baba. Naka-off po siya. Yan po ang video. Nasa baba din. Naka-off. Yan po yung chat box. Yung sinasabi ko kanina na pwede tayong mag-message, magtanong. At yan po kayo. So, nakita niyo po. Huwag nyo rin pong i-click ang present screen. Ang pinagkaiba po nila, mas malaki po at
mas maganda po ang sa laptop, pero pwede naman po natin gamitin ang cellphone. Magkakaiba lang po ng posisyon yung mga parts. Next. Dumako naman po tayo sa Zoom. Ngayon po, bakit po nare-recommenda ang Zoom? Ang Zoom po kasi ay mas maganda pagdating po sa video viewing. Pag po nag-play si teacher ng video, mas maganda po, mas tuloy-tuloy ang quality ng video sa Zoom. Ito po yung parts. Ayan po yung picture nyo bilang user. Yan po yung audio. Yan po yung video. At pag na-click nyo po ito, makikita nyo po yung chat box. Ayan po yung chat box. I-click nyo lang po yung chat. Pwede po kayong makapagtanong, makapag-chat, makapag-message. Yan po yung sa cellphone. Ngayon po, lagi nyo pong i-click ang call using internet audio. Pag po hindi nyo yan na-click, hindi po kayo maririnig at hindi nyo rin po maririnig yung umuusap. So, dapat po i-click nyo yung call using internet audio. Ayan po yung sample sa laptop. Nasaan po yung audio? Ayan ang audio. Naka-unmute po siya. Next. Ayan po yung video. Yan po yung chat box. So, yun po. Yan po yung mga parts ng Zoom pag sa laptop. Next naman po, ito naman po yung asynchronous. Dito makaka-relate na po ang modular distance digital. Sa asynchronous, ito po yung mga magagamit natin. Siyempre, meron tayong Facebook group at Google Classroom. Idagdag ko na rin po yung Messenger. Sa GC po natin, pwede po tayo diyang mag-communicate. Next. Sample po natin ay yung FB group. Ito ay kay Sir Darren, pero meron din po o magkakaroon din po ang aking subject. Sa FB group po, dyan po magpo-post si teacher ng gagawin, and then magko-comment lang po ang mga bata. Next. Ito naman po yung Google Classroom. Alam na po yan ang mga bata natin, pero para sa kaalaman po ng magulang, ito po ay isa pong platform na kung saan magsasubmit po ang mga bata natin ng activities. Para sa mga modular distance learning digital, gagamitin natin ang Google Classroom. Pero kung hindi naman po makaya ng bata na ma-access ang Google Classroom, pwede natin gamitin ang Messenger or FB group. Ibig sabihin, hindi naman talaga totally required sa digital. Pero sa online distance learning, dahil ang internet nyo ay matatag, kayo po ay required sa ating Google Classroom. Next. Ano-ano po yung mga technical requirements sa online distance learning? Ito po sana yung naging dahilan kung bakit po ang napili ng anak nyo ay ODL. Kailangan po ay may laptop, most probably. Kailangan po ay meron kayong HD webcam. Meron po kayong headset with external mic. Meron po kayong wired internet connection, kagaya po ng PLDT. Ngayon po ang tanong, sir, paano po kung hindi po kompleto yung gamit ng anak ko sa mga requirements na binigay nyo, pero po nasa ODL siya? Wala naman pong problema as long as sa tingin nyo po ay kakayanin ng bata at kakayanin po ng gadgets ninyo yung online distance learning. Wala pong problema. Another requirement po, para naman po ito sa modular digital, ayan, cellphone, may earphone kayo. At ito po, isa sa pinakamahalaga. Dapat po, alam nyo po kung ano ang malakas sa inyo pong mga lugar. Kung malakas po ba ang smart, ang sun, or globe. Dahil yun po ang gagamitin ninyong network para po sa ating distance learning. Next. Okay, so ito po yung isa sa mga pinakahihintay na mga estudyante na nariyan po sa atin pong orientation. Ano-ano po yung mga subject at sino-sino po ang teacher nila, pati po schedule. So ito po. Sa
una po nating una pong bahagi ng ating pasukan, core subjects lang po ang ituturo ng mga teacher. Apat na subjects lang po iyan. Una po, ang contemporary Philippine arts from the regions na magiging teacher po nila si Mr. Shabas B. Agra III. Susunod po, ang introduction to the philosophy of the human persons. Ang teacher po nila ay si Mr. Felman R. Guimari. Susunod po ay Understanding Culture, Politics, and the Society. Si Dr. Roger Villegas po ang kanilang teacher. At Physical Education and Health, ako po ang kanilang teacher. So, apat lang po muna ang aming pag-aaralan para sa unang pagbubukas ng klase. Next. Ito naman po yung sa susunod na batch ng pagbubukas ng klase. Kumbaga, mamaya makikita nyo po sa schedule. So, ang teacher po nila sa English for academic and professional purpose po ay ang inyong lingkod. Tapos po sa practical research to po ay si Ma'am Luna. Next. Para po sa specialized subjects, ang introduction to the world religions po ay si Ma'am Longga, pati po ang principles of marketing. Next po. So, ito po yung schedule ng activity natin, yung sinasabi ko kanina. Uunahin po natin o naming ituro ang core subjects for the first quarter. Parang first grading. So, kailan po ito ituturo? Mula po sa August 24 hanggang September 17. Sir, kailan ang exam? Ang exam po ay September 18 and 19. Baka po may magulang at batang nagtatanong, paano kaya ang exam eh ngayong distance learning? So, malalaman nyo po yan sa daku paroon. Wala pa po tayong tamang kasagutan kung paano ang exam. Next, core subjects po, second quarter, ay September 21 to October 15. Ito naman po yung second grading, kumbaga. Ang exam nyo po ay October 16 and 17. Ngayon naman po, sa susunod naman pong buwan, ay applied and specialized, yung pinakita ko kanina. October 19 to November 12, ang exam ay November 13 and 14. Susunod naman, sa November 16 to December 10, ang inyong second quarter para sa applied and specialized, at ang exam ay December 11 to 12. Kung mapapansin ninyo, halos isang buwan lang per quarter. Pagkatapos po ng 2020, sa 2021 naman po ang ating second sem. Panibagong subject naman po yun. Next. Okay, so sir, pakita nga po sa kanila ang PDF copy ng schedule. Ito na yung schedule for the first sem. Ano bang oras, anong araw, at anong subject ba ang aaralin ng bata? Wait lang. Wait natin si sir. Okay na. Yan po yung attendance po natin ha, na ano ko po sa chat box. Ayan po yung ating schedule para sa Helix. Ayan. Kung makikita nyo po, ang atin pong simula ng klase ay 7:30. Tapos po, meron po tayong tinatawag na Introduction and Development. Ayan po. 7:30 to 9:30 po, Monday. Ang una pong subject ay Understanding Culture, Society, and Politics. Yan pong dalawang yan, ibig sabihin synchronous, kagaya nito, 2 hours. Tapos po, baba po tayo sir, meron po silang break na 30 minutes. Okay. After po ng 30 minutes, mula po alas 10 hanggang alas 12, 2 hours din, yan naman po yung tinatawag nating asynchronous. Magbibigay na activity lang si teacher sa mga bata. Pwedeng magtanong ang bata via text or via email. So, isang subject lang po yan kung mapapansin ninyo. Tapos po, ang kanila pong break, lunch break ay 12 to 12.45. Ngayon sa hapon. Pakilitan nga sir para makita nila kung anong subject ba yan. Ayan. Kung mapapansin ninyo sa hapon, same subject lang. Tama po ba? Patingin nga sir sa taas. Yes sir. Ayan, isang subject lang po sa isang araw. Babalik po ang bata ng 12:45. Ayan po. Hanggang anong oras po? Ayan, nakalagay naman po hanggang alas 4. Kumbaga sa isang araw po, sir.
Ah, sorry, hanggang alas 5. Kung baga po sa isang araw ay isang subject lang po. Siguro mga ano po yan, mga tatlo or apat pong lessons. Isang subject lang. Next, sa Tuesday po, ayan po, contemporary arts po ang kanilang subject. Sa Wednesday po, philosophy. Sa Thursday po, PE. At pagdating po ng Friday, dyan po nila tatapusin lahat ng activities na hindi po nila natapos. So, yan po ay para po sa ating online distance learning at para din po sa ating modular distance learning. Sa modular, maliwanag, wala po tayong synchronous. Same lang naman po ang lesson na ituturo sa inyo. Next. So, maliwanag na po yung schedule. Sana po ay pakipicturan nyo para mamaya wala na po kayong tanong. Pwede po kayo magtanong sa chat box. Mamaya po, sasagutin po natin. Parang wala pa po nagtatanong. Next po, tuloy po tayo. Sir Javier. Submission. Hindi pa, wala pa, hindi pa nakikita. Okay na. Wala pa rito sa akin, ba't ganun? Sir, wala pa yung PowerPoint. Wait lang po. Ayan, presenting. Tanong po, paano naman po isasubmit ang kanilang gawa? Okay, ito po, nandyan po yung mga date. Okay po, so nariyan po yung date. So August 21 po, kahit po holiday, ibibigay po ang module. Lahat po ng bata ay makatatanggap po ng printed module kahit po ang pinili ng bata ninyo ay ODL, Online Distance Learning, at saka Modular Digital. Lahat po yan, bibigyan po natin. Dahil po yan sa mabuti pong puso ng ating division office at saka po ng ating paaralan sa pangunguna po ng ating punong guro, Dr. Marvin Bise. Sa 21 po ay bibigay ang module. Ang tanong, sir, saan namin makukuha ang module? Mamaya po sa schedule, dyan nyo po makukuha ang module. Meron po kasi tayong mga schedule na lugar kung saan po makukuha ang module. Okay po, so pagkabigay po sa module, simula po August 24, magsisimula na po ang klase. Para po sa mga digital, syempre po, aaralin po nila yung lesson sa pamamagitan po ng hawak nilang printed module at saka kung magsisend po si teacher ng PDF copy via email, via messenger. So, doon po, kagaya po ng pinaliwanag ko kanina. So, sasagot po sila sa mga activity na meron po silang hawak na printed module at saka po mga soft copy po ng lesson. August 24 to 28 po, isang linggo po iyon. Sa 28 po, kailangan ma-send po ng mga bata ang kanilang activity sa pamamagitan po ng messenger, ng email, o Google Classroom. So, yan po ay para sa digital. Sa online, ganun din naman po. Depende po sa schedule na ibigay po ni teacher. Basta po 1 week, isang buong linggo po yung pag-aaral and submission. Next, uulitin po yung process from August 24 hanggang September 17. So, ganun po, pare-pares pa lang po yung proseso. Week, kumbaga, weekly po ang submission ng activity. Diba po, kanina sa schedule, may Friday po na nakaalat po sa pagtatapos ng activity nila. So, by Friday, kailangan matapos po nila o ma-send po nila yung activity hanggang alas 5. Next, magkakaroon po ng exam, September 18 and 19. And then, i-retrieve na po yung module. Tandaan po natin na i-retrieve po lahat ng nagamit na module at hindi po sila po pwedeng sulatan. Maliwanag po yan, ha. Yung pong ibibigay na module sa inyo sa 21 ay gagamitin lang para basahin at hindi po susulatan. Kasi po ibabalik po natin iyon sa school.
Maliwanag po yan. Next! Okay, so ito po yung schedule kung saan nyo po makukuha ang module. So mula po sa August 21, pupunta po kayo sa pinakamalapit na center kung saan po makukuha nyo yung module. Ang oras lang po na itinakda sa grade 12 ay alas 12 hanggang alauna. Saan-saan nyo po pwede makuha? Ito po. Ayan. Para po sa mga nakatira sa Southville 9 at si Chorisa, makukuha nyo po ang module mula alauna hanggang alas 2 sa ating paaralan. Saan po? Sa senior high school. Kukunin nyo po doon yung module, kayo po ay pupunta mismo sa school. Sa ano po yan ha? August 21. Para po sa mga taga phase 2 hanggang phase 5, phase 2, 3, 4, 5, makukuha nyo po ang inyong mga module sa bahay po ni Sir Michael Yabes. Block 69, lot 10, phase 2. Maliwanag, hindi na po kayo pupunta sa school. Pupunta lang po kayo sa Block 69, Lot 10, Phase 2. Next, para po sa mga sitio paupawan, mula alauna hanggang alas 2 lang, kayo naman po ay pupunta sa Sian Zian Sari Sari Store sa tindahan nila. Saan po iyan? Block 58, Lot 2 sa paupawan. Para sa mga taga Heroesville, kayo po ay pupunta ng alauna hanggang alas 2 kina Sir Balanya. Saan ba ang bahay niyan? Nakalagay po dyan, Block 23, Lot 11, Sitio Painaan. So maliwanag po, yan lang po ang lugar kung saan nyo pwedeng kunin ang inyong mga module. At hindi po kayo pwedeng kumuha ng maaga, hindi po kayo pwedeng kumuha ng late sa itinakdang oras. So, napakaliwanag po niya. Kasi may schedule po yan. Ang grade 11 po, kung di ako nagkakamali, ay alas 12 hanggang alauna. So, dapat po nating sundin. Next. Ito po. Ikinalulugod ko pong ipakilala sa inyo o ipabatid sa inyo na meron po tayong project. Ang school po ay may project. Ito po ay tinatawag na Brightest SKL. SKL Starter Kit for Learners. Magbibigay po ang school ng mga sumusunod. Okay, lahat po kayo, lahat po ng inyong anak ay bibigyan ng isang plastic envelope at lahat po sila ay makatatanggap ng learning modules. Yan po ay sa pamamagitan po ng ating principal ng ating paaralan. Bakit po bibigyan ng plastic envelope? Eh, hindi naman po sila printed students. Siyempre po, lagayan ng module. Next. Bibigyan din po kayo ng SK natin ng mga notebook, tatlong notebook ang nakalagay dyan, o dalawang notebook, isang papel, ballpen, at saka po yung bag. Ang bag po na ito ay siyempre, lalagyan nyo po ng mga gamit. Okay po, next. So ito po ay hindi na po ito kasama sa atin, pang-printed lang po siya. Ayan, pang-printed lang po. Okay, ngayon, dumako na po tayo sa huling bahagi. Ito po yung mga madalas na itanong ng magulang. Sige po. Unang tanong, kailan ang simula ng pick up o delivery ng modules? Ang module po ay makukuha po natin sa August 21, 2020. So, yun po yung date. Next. Kailan po ang opisyal na simula ng klase? Ang klase po ay magsisimula sa August 24. Ngayon, just in case po na may pagbabago, halimbawa po i-extend ng presidente ang MECQ, mababago po yung ating simula ng klase. Pero ngayon po, right now, wala pa naman pong announcement, so August 24 po ang simula ng klase. I-inform ko naman po kayo. Next. Kailan po magtatapos ang klase? Ang klase po natin ay matatapos ng April 30, 2021. Maliwanag po yan ha, April 30 po ang last day. Next, sino lamang po ang maaaring kumuha at magpasa ng modules ng mga mag-aaral? Ang pinapayagan lang po ng paaralan na kumuha ay magulang, tagapag-alaga, o nakatatandang kapatid o kamag-anak na may edad 21 pataas. Sang-ayon po iyan sa ipinalabas po na patakaran para po sa COVID-19, health safety precautions.
So, sila lang po ang dapat na kumuha ng modules. Next. Paano po kung wala yung mga nabanggit para kunin o ipasa ang module? Maaari po tayong makiusap sa ating kapitbahay o pinakamalapit sa inyong lugar na isabay na lang po ang pagkuha o pagpasa ng modules ng mga mag-aaral. Ngunit, kailangan po na magpadala kayo ng authorization letter na may pirma nyo at may ID para po maibigay sa kapitbahay ninyo yung module. O, maliwanag po, kung halimbawa busy po kayo sa 21, pwede po kayong makisabay pero bigyan nyo po ng authorization letter at ID yung kukuha. Pag wala po kayo nun, hindi po mabibigyan ang anak ninyo ng module. Next. Dapat po ba naming sundin ang oras na itinakda upang kunin o ipasa ang module? Opo. Lubos pong mahalaga na sundin ang oras ng itinakda ng paaralan sapagkat bawat oras po ay may mga mag-aaral na nakatakda upang kumuha o magpasa. Ito din po ay upang maiwasan ang dami ng taong kukuha o magpapasa. Ibig sabihin, mula alauna lang po hanggang alas dos kayo pwedeng kumuha o magpasa ng module. Bakit po? Kasi po, meron pa pong ibang bata na kukuha pagkatapos nyo. Next. Hindi pala bata, magulang pala ang kukuha. Sorry. Next. Dapat ba naming sundin ang oras na itinakda o ang time for inquiry upang magtanong sa guro? Ano po ba yung inquiry? Pag sinabi po nating inquiry, di ba po kanina may asynchronous akong pinaliwanag kung saan bibigyan po ng oras ang batang gumawa ng activity. Just in case po na may tanong si bata, pwede po siyang mag-text sa guro. Pero pag sinabi po ng guro na ang oras lang po natin ay from example 1 to 3, hanggang alas 3 lang po pwedeng magtanong ang mga bata. Hindi na po pwedeng lumagpas. Bakit po? Kasi po, meron pong mga activities din ang mga teacher na dapat din pong gawin. Kumbaga, lahat po ng schedule natin ay nakabatay po sa maayos na pagtatalaga ng oras. So, irespeto po natin kung ano po yung oras na itinalaga. Opo, lubos na mahalaga na sundin ang oras na itinakda sapagkat bawat oras po ay may section na nakatakda upang magtanong sa guro. So, ayan po, bawat section ay may kanya-kanyang oras. Next. Paano po ipapasa ng anak ang activities at output na ginawa nila bawat subject? Since ang napili nyo pong modality ng anak ninyo ay modular distance learning at saka po online distance learning, ang mga output po nila at activities ay ipapasa sa pamamagitan po ng messenger, email at iba pang online platform. So, maliwanag po yan. Ang anak po ninyo ay hindi magpapasa ng activities sa school o sa mga centers. Subalit, sila po ay magpapasa sa pamamagitan po ng iba't ibang online platforms. Napakaliwanag po ha. Bakit po nagkaroon kami ng digital? Para po maiwasan na dumagsak ang dami ng tao sa paaralan. Para rin po makaiwas tayo sa COVID. Next. Yun po bang kukunin naming module sa August 21 ay pang buong semestre na o semester na? Hindi po. Ito po ay para lang po sa first quarter. Diba sabi ko kanina isang buwan per quarter. Sa susunod na buwan ay magkakaroon po ulit tayo ng panibagong schedule kung kailan makukuha ang module ng second quarter. Ibig sabihin, pagkatapos po ng exam ng first quarter, tsaka po kami maglalabas ng panibagong schedule para po sa pagkuha ng pangalawang module. Next. Okay, so yun lamang po at maraming salamat. Nasagot na yan kanina. Okay. So, sa pagkakataon po ito ay pwede na po kayo magtanong. By the way, bago po kayo magtanong, pakisagutan po yung attendance. Sige po, pwede na po magtanong. Ms. Sampaga, may mga katanungan ba sila? Parang wala akong nakikita.
Wala po, sir. Yung last lang po ng tanong is about po dun sa transfer po yung anak. Then wala na pong ibang tanong. Okay. Sige po, meron po tayong mga 10 to 15 minutes para sa tanong. Clarify Hello. mo lang, clarify lang sir yung sa technical requirements. Sige, sir. Wait. Hindi po ibig sabihin na walang laptop, headset, webcam ang inyong anak, hindi na po sila pwedeng mag-ODL. So meron po tayong alternative. So ang alternative po natin ay ang cellphone and earphones at ang mobile data. So make sure lang po natin na maganda po ang ating data connection na napili nating network. So hindi po tayo pwede mag-globe kung ang maganda pa lang signal sa atin ay smart. Yan lang sa RAM. Thank you po. So maliwanag po ha, kasi po yung PowerPoint po natin ginamit ay galing po kay Sir Javier. ODL din po kasi ang klase niya. So yan po. Pwede pong yan ang maging gamit ng anak ninyo sa ODL. Kumbaga, yan po ang ating plan B. Just in case walang laptop or yung mga naunang sinabi. May mga tanong po ba? Pwede po kayo magtanong. Gamitin po natin yung pagkakataon. Or maliwanag. Paano sir kapag nagloko ang internet connection, ano po ang dapat nilang gawin? Okay, halimbawa, di sila maka-attend that day. Okay, so halimbawa, nagloko ang internet connection. So, just in case, hindi kayo naka-attend sa klase, so pwede naman po kayo mag-catch up sa susunod na araw. And then yung ginawa nyo pong activity, ay ihanda nyo po yung activity na printed, just in case. Ito po ay plan B lang natin. Halimbawa po, matatagalan po kayong wala kayong internet. For example lang, pero naka-ODL kayo. So, pwede kayong makibalita sa inyong teacher o sa kaklase kung anong ginawa. And then, may module naman kayo. Gawin ninyo sa mga hawak ninyong gamit and then pwede nyo siyang ipasa yung hawak ninyong activities sa Biyernes. Kumbaga, alternative natin iyon. Just in case may problema kayo sa internet connection. Tama ba, Sir Javier? Not necessarily, sir, na magpapasa ng hard copy, pero pwede sila magpasa digital pa din. Kasi ayan, pwede po. Sila ay ODL, so ina-expect natin na lahat ng submissions nila ay digital. Kasi pwede silang hindi lang makapag-klase, yung kagaya nito, pero pwede sila magpasa ng output online. Okay, so yan po sinabi ni sir. Pero yung sinabi ko po kanina, just in case lang po iyon na matatagalan ang inyong internet loss. So may tanong po rito, ma'am sir, posible ba na mag-send kayo ng copy PowerPoint ng orientation for our reference lang po? So napakaganda po ng inyong katanungan. Opo, magse-send po ako sa FB group at sa Messenger sa mga bata para pong magkaroon kayo ng kopya. Thank you po kay Mrs. Beneventura. Baka po may tanong pa po kayo. Sige, you're welcome po. Sir, meron pa po bang bagong ID ang ID student? So sa ngayon po, wala naman pong binibigay na direktiba tungkol po sa ID. Pero itatanong po natin sa admin kasi baka mamaya mag-require po ang mga universities. Ayan po, nangyayari po yan last year. Ang universities po ay nagre-require ng ID just in case ang bata ay for example, mag-i-inquire sa school nila. Sige po, tatanong po natin yan. Salamat po sa inyong sa inyo pong feedback, Mr. Balu. Hindi makapag-attendance. Ayan ang link. Pwede ka na mag-attendance, yung mga di pa nakapag-attendance. Sir, may tanong regarding sa immersion. Wait lang. Pakibasa nga, sir. Hindi ko nakita. Sir, usually po, di ba na may OJT ang grade 12? Naalis na po ba yun? Okay, so napakagandang tanong. So yan po ay pag-uusapan pa po kasi po right now hindi pa po nagbababa ng direktiba o ng guidelines para sa immersion. Siguro for the meantime, sa bahay muna kayo mag-immerse. De jokes.
Hindi pa po yun na pag-uusapan. I-inform ko naman po kayo sa mga susunod na meeting. Magkakaroon pa po tayo ng maraming meeting. Ngayon po ay orientation lang para po sa first quarter natin. Pero maganda yung tanong ni Abanag. Ready ka na ba mag-immersion? Very good. Mag-online immersion daw sila. Okay. Sir, baka may tanong pa. Since... Paskulado po, sir. Yan. Sige. O, Sampaga, basa. Sampaga, ikaw nga. Sir, required po bang naka-uniform pag nag-start ng online class? Okay, so hindi naman requirement ang naka-uniform. Sabi ko nga kanina, basta maayos ang inyong suot at pleasing kayo tingnan, okay na yun. Meron pa bang tanong? Ayun sir, same lang naman po nung tanong tungkol sa naka-uniform. Pero po ang case po nito kay Mrs. Bonaventura po, transfer po kasi yung anak na. Ah, okay. Pero, so dahil... Okay, parehas lang naman. So hindi naman po requirement na naka-uniform. Basta po pleasing, tingnan, maayos. Pwede na po. Pero kung gusto ng bata na naka-uniform para psychologically feel na feel niyang nasa classroom, pwede naman. Oh, may tanong pa ba? Parang meron dito proper haircut. Okay, so yung sa proper haircut, kasi bawal talaga din tayong lumabas, hindi rin mare-require ang bata na magpagupit. So as long as maayos naman yung buhok niya, pwede na. Huwag lang yung parang sabog-sabog. Pero kung may chance na magpagupit, okay, why not? Meron pa ba? Okay, meron dito. Pinakamalapit sa milestone. Parang hindi nga nabanggit yung milestone kanina. Ano? Wala ata siya sa list. Kukunin na lang ata ni Ma'am Sinampaga sa school. Oh, pwede rin po, through Ma'am Sinampaga. Kasi wala po tayong maraming estudyante sa milestone. Next. Meron sir, pabasa. Oh, sige, Sinampaga. Sir, halimbawa, ang estudyante kasama sa online class, by 7 a.m. to 12 p.m. kasama siya, sir. For example, nalobat siya. Paano po yun, sir, kung di siya nakasama ng 1 to 4 p.m.? Ah, for example, nawala siya ng 1 to 4. Most probably, yung 1 to 4 ay asynchronous na lang eh. Pwede naman siyang makipag-ugnayan sa teacher o sa kaklase niya kung anong ginawa, and then chat na lang yung teacher. Or i-text or tawagan na ganun yung nangyari na nalobat. Wala naman po problema dun. You're welcome po, Ma'am Sinampaga and Sir Daniel Trahe. Basta po makapag-ugnayan lang po lagi sa teacher, wala pong problema dun. Lalo at cellphone po ang gamit natin. Next. Wala na po bang tanong? Baka po may tanong pa. Sana po nakapag-attendance na ang lahat. Sige po, mag-chat pa po kayo ng tanong. Kung gusto niyo po, kayo po ay mag-unmute para po marinig ang boses niyo. May bago po. Oh, may bago. Anong tanong? Sabi po sir ni Ma'am Irish San Juan po, sir, regarding sa pag-shift ng anak ko from ABM to GAS. ABM to GAS. Pwede po bang pa-unmute, Ma'am San Juan? Sige po, bibigyan ko po kayo ng chance magsalita para po may paliwanag yung case po ng anak niyo. Kasi po, ang offer po natin last time ay GAS po talaga na ang elective po nila ay ABM. Parang ang anak niyo po ata ay ano? Transferi po ba? Pa-unmute po? Ma'am San Juan, pa-unmute po. Hello. Good morning po. Hello po. Good morning po. Ano pong ating pong query po?
Yeah, ako po yung nagpunta nung last month pa po yata. Di ba galing kaming from Binangonan, tapos Apo. ABM siya. Mag-share po lang po ng gas kasi hindi po available yung UMS, di ba po? Apo, sa grade 12 po. Apo. Bali, paano po magiging arrangement ng mga subjects niya po? Okay po. So, maganda po yung katanungan nyo. Yan po ay i-evaluate ko pa po. Titingnan ko pa po kung anong subjects po ang hindi niya na po kailangan kunin ngayon pong quarter na ito at kung ano pa po mga subjects ang kailangan po niyang kunin. Ngayon po, makikipag-ugnayan po ako sa mga co-teachers ko kung halimbawang meron po siyang subject na hindi po niya nakuha pero kailangan po niyang kunin para makagraduate. Makikipag-ugnayan po ako sa admin at saka po sa co-teachers ko para po mag-undergo po siya ng tutorial. So, parang ganun po. Ang tanong ko lang po, naipasa niyo po ba yung card po niya nung siya ay grade 11? Naipasa na po. Kasama po nung birth certificate niya. Okay po. Sige po. I-evaluate ko po siya para po ako na lang po ang makikipag-communicate sa inyo para po malaman kung ano pong subjects ang pwede niya pong kunin ngayon pong quarter at sa mga susunod pa pong quarter. Yes po. Sige po. Thank you. Hintayin ko na lang po yung inyong communicate sa akin. Nani? Sige po. Basta po nakapag-attendance na po ba kayo dito sa ating ano po? Ako po yung hindi makapag-submit kanina, gawa nga ng walang section yung anak ko, di ba, transferring nga kasi. Okay po. Nailagay niyo na po Helix po, naka-attendance na po. Opo, nailagay. Na-submit ko na rin po. Sige po. Basta po may contact number po kayo doon, text ko na lang po kayo just in case. Thank you. Good day po sa inyo lahat. Bye-bye. Sige po. Thank you po. Meron pa ba? Katanungan wala na. Sige po, magtanong pa po kayo. Meron pa po tayong 5 minutes. Yung pong hindi pa nakakapag-attendance, mag-attendance na po. Wala po munang aalis at meron po tayong picture taking after po nito. Bubuksan niyo po yung inyong camera para po makita po kayo. Ipapalabas po sa ABS-CBN. wala na po yatang katanungan. So sige po, picture taking po tayo, Sir Darren. Kayo na po mag-facilitate. Camera on po. Oh my God. So, pabukas na lang po ng camera. Pakibukas po ng camera. Isa pa lang nakikita kong bukas, si Pascolado. Sir, hindi yan ito. Sige po, camera on po tayo for picture taking. Oh, ang ganda nito, Ledana, oh. Nangingiti. Yung iba po, camera on, picture taking na po. Ready marami na. Marami na ba naka-on, sir? Oo. Sige. Ready na. Ready na. Dave, upside down kayo. Yan. Ready na. 1, 2, 3. Sheila. Tinggalan sa saon. Baguio. Ready. 1. Silambaga. Ang ganda ng ceiling nyo. Ready, 1, 2, 3. Sapa po, 1, 2, 3. Okay na. Okay na. So, thank you po. Maraming salamat. Bye-bye. Pwede na po tayo mag-out. Hot dog. Thank you, Sampaga. Sir Darren, thank you.
Pwede na po tayo mag-out. Sir, ay wala na. Yawa. Love, bye bye. Ah.